ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang araw ng pamamahinga na paraan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan, habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tignan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dahil sa tao, kaya ginawa ang araw ng pahinga, ngunit hindi ang tao dahil sa araw ng pahinga. Sinundan si Jesus ng mga Pariseo hanggang sa tanhima ng mga trigo. Gumugol ng oras at lakas ang mga Pariseo para sundan si Jesus sa paghangad nilang makakita ng maling bagay na maaaring ibintang sa kanya. Ginamit nila ang batas ng Sabat laban sa mga alagad ni Jesus na namitas at nagligis ng trigo, mga gawaing hindi pinahintulutan sa araw ng pamamahinga. Bilang katuwiran na ginawa ng kanyang mga alagad, tinukoy ni Jesus ang pagpasok ni Haring David sa bahay ng Diyos kasama ng kanyang mga tauhan. Kinain nila ang mga tinapay na inihain para sa Diyos na nakalaan lamang sa mga pari, dala ng matinding gutom. Sa kautusan ng Sabat, higit na mahalaga ang kapakanan ng tao kaysa mahigpit na pagsunod sa batas. Pagsasagawa. Tipunin mo ang iyong pamilya at sama-sama kayong magpasalamat sa Diyos sa pagdalo sa misa. Higit sa pagdarasal, gumawa ka rin ng mabuti sa kahit isang tao lang araw-araw.